21 ng Hulyo, Martes sa 16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Nagsasalita pa si Jesus sa mga tao nang dumating ang kanyang ina at mga kapatid para makipag-usap sa kanya at naghihintay sila sa labas. Kaya may nagsabi sa kanya, "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid. Gusto kanilang makausap." Sumagot si Jesus sa nagsabi sa kanya, "Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid?" At itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Narito ang aking ina at mga kapatid. Ang nagsasagawa sa kalooban ng aking ama sa langit, ang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Ang nagsasagawa sa kalooban ng aking ama sa langit, ang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina. May kasabihang, blood is thicker than water. Totoo naman ito sa aspekto ng pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Mas binibigyan natin ng mas malalim na pagpapahalaga ang mga taong may kaugnayan sa usapin ng pagiging kamag-anak, katulad ng ating mga magulang, mga kapatid, o ang sinumang kabilang sa ating pamilyang pinagmulan. Magkagayon man, mayroon pang mas mahalagang uri ng ugnayan para kay Jesus na dapat nating bigyan ng higit na pagpapahalaga. Ito ay ugnayang hindi sinusukat sa pamamagitan ng dugo at laman. Ito ang ugnayan natin sa pagiging magkakapatid sa ating iisang ama na nasa langit. Kaya nga sa sakramento ng binyag, maaari nating sabihing, "Water is thicker than blood." Dahil sa tubig ng binyag, tayong lahat ay nagiging mga anak ng Diyos at nagiging magkakapatid tayong lahat sa iisang Diyos na tinatawag nating Ama. Bilang magkakapatid sa ating Amang nasa langit, inaasahan ni Jesus na kikilos tayo ayon sa ating tunay na kalikasan bilang mga anak ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagsasagawa. Nasasalamin ba sa iyong mga ginagawa ang pagiging anak ng Diyos? Nagagawa mo bang isang tabi ang iyong pansariling kagustuhan upang tupdin ang kalooban ng Diyos?